magkaroon ng peace agreement, ceasefire. At tingnan natin kung sino ang laging nang-aasar, sino ang laging nang-puputok. Ang blockade pa na ng Gaza ay nawala? Hindi nawala. Marami tayong mga 50 families na Pilipino hindi makaalit at hindi makabalik. Tapos, yung blockade ng pagkain, ang sabi nila, hindi kami magbabasok ng pagkain sa Gaza, but to the minimum, kinumpute nila ang calories ng isang tao. May taong ganyan? Ang tao ay kailangan niya ng 1,200 calories every day. Ang chocolate hindi pwede. Bakit? Dahil mataas ang calories. Dahil mataas ang calories, bawal ang chocolate pumasok sa Gaza. Meron akong picture actually na pinag-smuggle yung KFC, kettle of KFC from under the ground. Biro mo yun, under the ground, ipapasok yung KFC para lang matikman ang mga tao. It's a very simple very simple needs tao, hindi nila makakuha. Emperor ng Ottoman Empire para ligtasin sila sa mga Spanish na sabihin natin ethnic cleansing. Pumunta yung barko doon, kinuha lahat ng mga Hudyo at dinala sa iba't ibang lugar na Ottoman Empire including Palestine. Pero pinili nila karamihan, gusto nila sa Anatolia at sa Istanbul. Sa Palestine meron din sila. Kami mga ninuno ko actually, taga Jaffa, sila nag-uunang magkaroon ng encounter sa mga Hudyo. Ang pinakauna-unang settlement ng Hudyo sa Palestine ay walang iba kung hindi yung tinatawag na Pitah Tikva. Yung Pitah Tikva, Pitah yung Enfitah, yung kauna-una. Tikva na settlement malapit din sa lugar namin sa Ras El Ain. Kung tawagan sa salitang Hudyo ay Rosh Ha'in. Rosh Ha'in. Ras El Ain. Ganyan din. Pati salita namin po, parehas. Magkapatid yun. Rosh ay Ras. Ain ay Ain. Okay. So, nagbebenta kami ng mga itlog sa kanila. Kumukuha kami ng mga ibang produkto sa kanila. So, magkapit-bahay tayo. Wala tayong kaaway-away sa mga Hudyo. Normal po, normal. During that time, under the Ottoman Empire. And kahit after ng Ottoman Empire, during the British mandate on Palestine, meron kami mga brotherly na relationship. Nag-umpisa yung mga maninira, yung Zionist ideology. Yung Zionist ideology na imperialist yun. Gusto nila lang na magsakop ng lupa at ginamit nila mismo bilang human shields ang mga Hudyo. Actually, yung mga Hudyo are human shields na ginamit ng imperialistic British Empire tsaka imperialistic na Zionist ideology at nilagay sila sa Palestine para maging human shields to protect their interest in the Middle East. Okay? So, basically, wala tayong problema sa mga Hudyo as peaceful people. Nag-start itong gulo noon, yung latest na gulo, na 28 days po, 28 days, nagtitiis ang mga Palestinians sa harassment sa loob ng isang suburb na Sheikh Jarrah ang tawag, at sa loob ng Masjid al-Aqsa kung saan nagsisimba at lumalapit sa Diyos ang mga Muslim, at saka pati Kristiyano sa Holy Church of the Simple Church, hindi sila makapasok mismo sa kanilang araw, kung tawagin na yung araw ng pauwasa. Hindi sila pabasukan ng mga Hudyo sa loob. So, 28 days, nagtiis ang mga Palestino, nagtiis ang mga tao, na inaalis sila sa mga bahay nila, inaalis sila sa mga kaligiran nila, naglagay sila ng mga hollow blocks, naglagay sila din sila ng mga road blocks para hindi makarating ang mga Palestino sa loob ng moske. Yung mga nakarating na kasingit na, binumbahan nila mismo sa loob ng simbahan. Isipin mo ng ganito, nasa Santo Domingo ka. Alam mo yung Santo Domingo malapit sa Welcome Rotunda siguro. Or kaya po? Gusto mong sumamba doon, gusto mong sampalataya, yung pala nasa Laguna pala, sarado na ang kalsada. Ang layo ng Laguna, 20 kilometers. Sinasara, inaharang ka para hindi ka makarating ng Santo Domingo. Hindi lang doon, pati sa North Expressway, sasarahan nila at bawal ka pumasok doon. At yung mga nakasingit doon, o yung mismong taga-Jerusalem, nakasingit sa loob ng mosque sa pinaka-holy month of Ramadan, sa pinaka-holy night of the power, Laylatul Qadr, binagbawal nila pumasok. Sa kinaumagahan noon, pinasukan sila sa loob mismo ng masjid, inapakan yung mga masjid, yung mga carpet. Alam mo naman sa
paniwala namin at paniwala din ng mga Hudyo na take off your shoes noong pumasok si Moises sa Mount Tabor. Right. And sabi ng Diyos, take off thy shoes because the ground you are in is a holy ground. Ganyan din ang mga masjid namin. Pinasukan nila ng nakasabatos, binutukan nila ng tear gas ang mga matatandang babae yun. Matatanda, mga 70-80 years old. Kaya, siyempre, ikaw, kapatid mo sa Laguna, o sabihin natin sa Santo Domingo, ikaw taga Laguna, at narinig mo ng 24-28 years binubukbok ng binubukbok, tatanggulin mo hindi? Yun ang tanong. Kaya, ang mga resistant group sa Gaza, the difference, the area between Gaza, o sabihin natin the distance between area, the Gaza and Jerusalem is only 70 kilometers. And 70 kilometers parang ano na, Santo Tomas sabihin natin, o kaya sa Batangas. Kapatid mo ay araw-araw binubukbok, araw-araw. Tapos Laguna ka lang, hindi mo iba pagtatanggol. Pinagtanggol ng resistance. Sabi nila, warning. Kung hindi kayo titigil na yun, puputukan namin ng 6 o'clock ng gabi. Yun ay 4 o'clock pala. Ah, nag-warning din sila. Tuloy-tuloy pa rin ang mga asar. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbubukbok ng ulo. Tuloy-tuloy pa rin. Alam mo, almost 230 in one night. 230 na sugatan. Amongst them, 15 katao na bulat. Dahil tinamaan ng tear gas, ng canister, o kaya stun pump sa mukha. Tinatamaan nila mga sniper yun eh. Huwag mo sabihin na collateral damage o kaya hindi sinadya. Hindi sinadya isa, dalawa, tatlong tao. Pero 15 katao na walaan ng mata o kaya dalawang mata at sabihin hindi sinadya. Yun po ang mangyari. Pinagtanggol na ang mga resistant group, ang mga kapatid natin sa loob ng kamag-anak nila yun eh. Maraming kamag-anak sila sa loob ng Jerusalem kasi iisa ang lahi namin. Iisa ang lahi ng Palestino sa Gaza man, sa Jerusalem man, sa Haifa, Jaffa, o kaya kahit saan sa Israel o sa Palestine. Thank you po. Sabi nila kung hindi daw kasi nagpalipad sana ng 2,000 na rocket daw ang Hamas, resistant at diretso pa daw sa mga civilian, kumbaga kaya bumawi ang Israel. Hindi rin totoo yun kasi nagbigay ng kondisyon ang resistance. Hindi lang Hamas po, maraming resistant group yun. Okay? Pero laging pinofocus Hamas, Hamas, Hamas kasi announce ng mga tuta ng Israel at tuta ng US na ang Hamas ay terrorist group. Actually, it's not recognized as terrorist group in all of the world. I'm not pro-Hamas. Hamas, they have a shortcoming. They have a shortcoming. They have, I'll tell you something, they have a personal shortcoming against me. Okay. So, syempre, I'm not pro-Hamas. Pero, ang resistant group, ang main ay Jihad al-Islami, Islamic Jihad, Hamas, yun ang Islamic Resistance. Meron ba tayong public front for liberation of Palestine? Meron din nila yung Fatah. Okay? Yung national resistance group na Fatah. Na meron sila din mga armas sa Gaza. So it's not only Hamas. They have parang coordination group sila at nag-decide sila within 2 hours. Kapag hindi kayo tumigil, puputukan namin. Matigas ang ulo. Mayabang. Binukbok nila ng binukbok ang mga tao ng alas 6, kaya alas 6, yun ang unang racket. Ngayon, 2,000 o 3,000 bakit? Ilan ba, ang bilang ba sa ilang racket o ang bilang ilang ang namatay at sino nag-umpisa ng gulo? Alam ko din sa totoo lang, ang pag-atake ng Israel noon, paunti-unti lang. Kasi tuwing kachat ko yung tatay ko, mga ito mga nakaraan na taon, taon-taon na lang siya, lagi siya magbabalita sa akin, o buwan-buwan, o anak, titirahin na naman kami ng racket ngayon. O anak, kahapon, kagabi, binaksakan kami ng rocket malapit dito. O anak, yung ano ko, clinic ko, napasabog ng Israel. Pero hindi ko makalat sa balita. Kasi konti-konti lang magpadala ang Israel, ang mga Zionists. Kaya wala masyadong viral na balita. Pero ngayon, yung nag-atake ang Hamas na, nilahat na, balitang-balita sa buong mundo, ipapalabas na sobrang sama. Pero yung mga dati na nagpo-post din ako, walang may pakialam, walang masyadong na pumapansin sa post ko. Nasabi ko, oh today, binomba ang Gaza. 2 years ago yon, 1 year ago, walang may pake. Kasi nga, isang bomba lang, dalawang rocket lang, tatlong rocket lang sa isang buwan. So wala silang pakialam. Ang tingnan natin yung last na 2014 na digmaan. Nakaroon ng peace agreement, ceasefire. At tingnan natin kung sino ang laging nangaasar, sino ang laging nagpuputok. Ang blockade pa na ng Gaza ay nawala? Hindi nawala. Marami tayong mga 50 families na Pilipino. Hindi makaalit at hindi makabalik. Ang isang sister natin, umalis lang ng ilang araw, pagbalik niya, hindi sila binabasok sa loob. Eh bakit naman? Bakit iba ang trato nila sa isang Pilipino na nangirahan sa Gaza, iba sa
isang Pilipino nirahan sa Tel Aviv o kaya Askelon. Bakit kailangan ay ang Pilipino ay sa loob ng Gaza mahirapan? Kagaya ng tatay mo, asawa, yung kanya, yung nanay mo, brothers and sisters. Bakit kailangan sila makaranas ng ganyan? Kaya from 2014 hanggang ngayon, 6 plus 1, 7 years na. Tumigil pa ang putukan ng Israel? Hindi. Araw-araw, almost once a week, araw-araw, sabi nila, we have found a target which is important that we have to pump. Pitik-pitik lang, tapos walang balita. Oo, pakunti-kunti dito, yung clinic ng tatay mo, binomba o hindi? Oo, binomba. In the time of nasabi peace, niya noon time of peace or time of war? Time of peace yun, tatay mo yun mismo. Tapos, yung plaket ng pagkain, ang sabi nila, hindi kami magbabasok ng pagkain sa Gaza, but to the minimum, kinumpute nila ang calories ng isang tao. May taong ganyan? Ang tao ay kailangan niya ng 1,200 calories every day. Tapos, yung plaket ng pagkain, ang sabi nila, hindi kami magbabasok ng pagkain sa Gaza, but to the minimum, kinumpute nila ang calories ng isang tao. May taong ganyan? Ang tao ay kailangan niya ng 1,200 calories every day. So, 1,200 calories plus times 365 years plus times 2 million katao sa Gaza, yun lang ang calories pwede bumasok sa Gaza para hindi sila mamatay. Ang chocolate hindi pwede. Bakit? Dahil mataas ang calories. Oh? Dahil mataas ang calories, bawal ang chocolate bumasok sa Gaza. Pag mga McDonald's, mga KFC, bawal din yun. Hindi pwede. Bakit? Dahil daw ang mga tao nakakataas ng kanilang emotions tsaka feelings. Ay, gusto namin laging under pressure. Gusto namin laging ang pakiramdam nila mababa. Yun ang ginagawa nila sa tao, including Filipinos and the Gaza Strip. Go ahead. Kaya pala yung nakita ng papa ko yung KFC noon dito sa Pilipinas ako. Sabi niya, namimiss ko na anak yung KFC. Namimiss ko na yung McDo. Bawal yun. Grabe. Bawal. Kaya pala yun ang dahilan. Meron akong picture actually na pinag-smuggle yung KFC, kettle of KFC from under the ground. Biro mo yun, under the ground, ipapasok yung KFC para lang matikman ang mga tao. It's a very simple, very simple needs daw, hindi nila makakuha. Bakit? Para gusto nila daw, laging under pressure, para yung mga tao daw, mag-rebelte against the, yung mga binoto nilang tao. Hindi ba collective punishment ang tawag dyan? Hindi ba ang tawag dyan ay war crime? War crime yun. Ang buong Gaza po, ang buong Gaza is only 60 kilometers long and around 2 to 3 kilometers wide. Kasi laki ng kalahati siguro ng Maynila, hindi lahat ng Maynila. Pero mo isasakop mo lahat ng Maynila, lalagyan mo ng fence. Yung kalahati nandoon, sabihin mo, ang tawag mo ay, halimbawa, yung territory of Laguna, yung sa silangan naman teritory ng Rizal, at bawal ang mga tao sa teritorya ng Rizal pumasok sa teritorya ng Laguna. Kamag-anak mo, bawal pumunta sa kabila. Bakit? Dahil yun ang gusto ng teritorya ng Rizal. Pwede ba yan? Tatanggapin natin na ang mga taga Marikina, kung gusto nila magbebenta ng sabatos, halimbawa maraming sabatos na pabrika sa Marikina, gusto nila magbenta ng sabatos doon sa Laguna, bawal yun. Bakit? Yun ang gusto ng Rizalenyo. Tatanggapin natin yun. Bakit tinatanggap natin sa nangyari sa Gaza? Dahil sabi ng Diyos? Saan sinabi ng Diyos na patayin mo ang tao? Ipagbawal mo kumain ng KFC. Ipagbawal mo. Pati vitamins. Bawal. Bawal ang vitamins. Bakit daw? Binibigyan namin kayo ng pagkain. Ang resistance movement, sila ang nagtatago ng pagkain. Totoo ba yan? Sige, magtala kayo ng pagkain. Mag-distribute kayo. Totoo yun. Magtala kayo ng mga vitamins. Kayong mag-distribute hand to hand. House to house. Magdala kayo ng mga chocolates, KitKat, Smarts, Mars o Smarties. O kayo mismo ang mag-distribute. Babayag ang Israel? Bakit? Dahil ang Israel ay occupying forced. Kahit sila ay lumayas noon sa 2005 yata sa Gaza, pero still under siege ang Gaza. From the sea and from the air and from the land. So under siege sila, tapos bawal sila magkaroon ng sarili ng restaurant, na KFC, halimbawa, o Jollibee. Napakawala. O, bawal mangisda na malayo, pati sa dagat. Isa pang storya yun. Isa pang storya na napakasakit. Pinagbawal sila na more than 3 kilometers pwede mangisda. Tapos kapag may gera o kaya may problema, gawin nila zero. Zero, ibig sabihin, bawal ang mga barko pumasok sa dagat. Nakaroon,
actually, according to the understanding, hanggang 6, tapos hanggang 9 kilometers pwede mangingista. Pero, actually, if you go and compute natin ang mga araw na 9 kilometers ang mangingista ay pumasok sa dagat, kunti lang araw. At kapag pumasok ka doon, ang maabutan mo, bomba. Bubombahan ang barko mo. May mga bandiyan ng barko ng sundalo. Tatlong magkapatid, binatay nila dahil pumasok ng kunti beyond the 3 kilometers na pinag-anuhan nila po. Yun ang Israel na Zionista. Ang mga Hudyo sa loob, ayaw nila. Basahin mo ang mga vlogs nila. Lagi silang sinasabi niya, hindi namin babayag. Pati mga Israelites, hindi kami bayag sa mga ginagawa ng Israel, ng Zionista. Hindi kami bayag na ang kapatid namin bububa. Hindi namin bayag na ilalagay mo sa alanganin lagi. Laging kinakabahan. Isipin mo yung mga bomba na yan na nangyari doon. Sa halimbawa, yung video yung pinadala ko sa iyo noon, naalala mo? Napakagrabe. Ang ginamit na bomba, pang carpet pumping yun eh. Ginagamit sa mga jungles noon sa Vietnam, 1965 hanggang 1975. Ginamit nila sa Gaza, sa loob ng pinaka-crowded area. Mismo kapit-bahay ni Janet. Siguro kanala mo si Janet Surya. Yeah. Pinaka-carpet pumps. Ang lugar na yan, kung tawagan Rimal o kaya kung tawagan Talilhawa, hanapin nyo, search mo yung Talilhawa. Napaka-carpet pumping talaga. Boom, 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 sunod-sunod. Tapos sabi nila, no, we have precision pump. Anong precision pump na 1975 pero? Wala. Ginamit nila para ubusin nila yung ammunition, para magamit nila yung mga ordinance na luma. Sayang eh, walang stock sila sa mga tatapon. Tinapon nila sa Gaza para lang makaroon ng malaking pera yung mga sundalo, na yung mga arms na merchants. Napakaulan. So yun, Atlas, narinig na mga kababayan natin, mga Filipino, narinig nila yung totoo na mga bagay na hindi talaga naaalam dahil wala nga sa social media, walang news, kumbaga, sa mga nangyayari na ganito. Tignan mo mismo tayo, mga Palestinian, nasaan tayo nakatira ngayon? Outside. I was born in Saudi Arabia. Because yung parents ko 1966 pa lang kinasal sila, ang trabaho ng tatay ko doon sa Saudi Arabia, hindi sila makabalik dahil one year after 1967 sinakop na ang lugar nila, yung lugar nila sa Nablus, yung lugar nila sa Jerusalem, sinakop na. Pero mag ibubunta ka lang ng Saudi ng isang taon, hindi ka makabalik sa lugar mo. Pangasinan ka, no? Pangasinan ikaw. Ikaw ay Pangalato, nasa Saudi ka. Gusto mong bumalik sa Pangasinan. Sabi, ay sorry, sinakop ng mga Rizalenyo. Pwede ka lang hanggang Maynila. O kaya Taiwan, dahil lahat na magulo na doon, magulo. Babayad ka doon? Babayad ka? Hindi. Dahil pinangako na ni Rizal, halimbawa, pinangako ni Rizal na lubang hinira ang buong Rizal para sa mga Rizalenyo. Babayad ka doon. Sa mga kulto na ganyan. Sobra naman, sobra. Sana, ayun, na narinig nila ang mga boses ng mga dating hindi nabigyan ng boses sa media, na wala talagang kaalam-alam yung mga ibang kapwa natin, na puro kung ano lang yung nakikita na sa social media na nagmumukhang pa-victim, at yung mismo sa story sa mga loob ng mga Gaza talaga na hindi nila na naririnig at naunawaan.